Hi guys! Welcome back to my channel. At kung kayo ay bago dito sa akin channel, ako po si Billy. And welcome na welcome kayo dito sa akin channel. Kaya naman, mag-subscribe na! For today's video, ako ay mag-a-update lang sa inyo kasi meron ako mga nababasang comments sa aking ilan lang namang video about dito sa ngipin ko, about dun sa whitening product na ginagamit ko dito sa aking kilikili. Ayan, at dito sa Kojic soap. Ayan, i-update ko na rin kayo guys para nandito na. Okay, so yun lang naman ngayon yung aking ginagamit na usually na napansin ko may mga nagtatanong talaga, ano. So, unahin ko na muna itong ngipin ko, okay? So, itong ngipin ko dito sa taas, 8 units yung pinagawa ko kay Doc, okay? Umabot ako dito ng mga 100,000 kasi, ano ba yan? Slow na naman ako. Okay, kasi guys, may mga inayos pa siya sa ngipin ko. Okay, pinostehan niya. Kasi syempre, habang tumatanda ka guys, habang tumatanda tayo, okay, ba't kayo lang tayo, okay? Habang tumatanda tayo, humihina yung mga buto natin, ganyan, okay? Pasensya na, may naririnig kayong maingay. Okay, anyways, yun na nga, humihina yung ating mga buto. So, nagkataon pa na yung dito ko, may pasta na, may root canal na, napa-root canal ko na yung front ko, ganyan. So, kailangan lagyan siya ng poste, okay, mga fiber yon na nilalagay sa loob. Okay, yung tanong na ba't hindi daw pinakita sa video yung process ng paggawa ng ngipin ko, kung ako lang tatanungin nyo guys, sobrang gustong gusto ko kasi baka yung chance ko eh na dumami yung viewers ko, pero hindi ko ginawa kasi unang-una social distancing. Okay, doon sa loob ng cube, dalawa lang pwedeng nandun, si Doc tsaka yung kanyang assistant, na hindi naman pwede ipahawak ko sa kanya yung camera ko, diba? Tapos may kukunin siya, alam niyo yun, sobrang, tapos hindi ko pa siya ganun ka-close si Doc kasi first ko pa lang na nagpagawa doon ng hintin. So, baka ma-imbiyar na sana si Doc, ba? Diba? Pag nahulog sa mukha ko yung camera, patay, ba? Diba? Magkamali pa siya. Okay, tapos yung assistant, hindi rin naman din niya pwedeng hawakan yung dahil. Buti na nakapagpa-picture ako nung maninipis na yung ngipin ko. Okay, tapos actually, hindi ko naman kailangan mag-explain, pero sige na, sinama ko na rin dito dahil para alam na lang, para aware na rin kayo. Okay, na noong time na ginawa itong ngipin ko, sobrang higpit dahil bawal nga na, diba, social distancing, tapos wala akong mapagpapatungan, ganyan. At hindi din inaalaw ni Doc na hawak ka ng hawak ng cellphone. So, kailangan nasa bag mo lang talaga siya. Okay, tapos, pangatlong question is, kung napapasukan daw ba ng pagkain yung ngipin ko, yung sagam sa gilid. So far, hindi naman guys, as in, or hindi ko lang siya hinahayaan na magkaganon. Kasi pag pagkakain ko, natututik ako agad, ayan. Pero hindi talaga siya pumapasok sa gilid, wala namang ganong pangyayari pa sa akin. Maganda yung pagkakabit ni Doc, pagkakadikit niya dun sa ngipin ko. Kung interested kayo, pero hindi ko lang sure kung open sila ngayon dahil nung babalik ako ulit kay Doc para magpa-cleaning, tapos i-check din niya to, ganyan. So, ayun, babalitan ko kayo kapag open na yung clinic, yung kanyang clinic sa Makati. Ayan, tapos, pero kung nasa Tarlac kayo guys, I think meron siya doon bagong branch, ayun. Okay, so next naman guys, itong, asa na yun? Okay, itong yogurt milk whitening underarm cream ng Avonin. Okay, mabango to guys. Almost, ano na, 1 month. Hanggang ngayon ginagamit ko pa rin siya. Kasi hindi pa rin siya ubos. Sobrang tipid niya kasi guys eh. Mabango talaga siya. Amoy fruity. Tapos hindi rin siya nag-stain. Ayan, kaya gusto ko to. Pero kung tatanungin ninyo ko, doon sa nagtatanong kung pumuti ba yung kilikili ko, parang nababagalan ako sa kanya. Hindi ko agad nakitaan ng changes. Okay, actually hindi ko pa nga plan itong i-vlog ulit kasi wala pa akong nakikitang changes.
plano ko kapag meron na. Pero, ayan, hindi na rin ako nakapaghintay. Okay, so, yung unang picture na ginamit ko, nung pinicturean ko to, nung day zero, ayan, as is great. Tapos ngayon ito siya, guys. Hindi ko masabi, may line pa rin siya, ayan mo, may bakas pa rin. Tapos ito, ayan, hindi pa rin siya ganung kaputian. Huwag nyo nang planuhin na ipa-zoom sa akin kasi baka mawalan kayo ng gana. Mawalan kayo ng ganang mabuhay. Okay, so yun. Marami pa rin siya. Tipid kasi siya, guys. Isang ganito lang, oh. Sa isang ganito, okay, buong kilikili mo na. So, dahil hindi pa ako nakapaglagay, ayan. Ayan, oh, diba? Ang creamy niya, tapos buong kilikili mo na, ayan, malalagyan mo na siya. Okay, so wala pa akong nakikitang changes. Mabango talaga siya, guys. Tapos deodorant na rin siya. So, sige, bibigyan pa rin natin siya ng pag-asa. Update ko kayo ulit pag ubus na to, ha? Okay. Habang may buhay, may pag-asa daw. Okay, so again, i-update. May palapak. So again, i-update ko kayo ulit dito pag ubus ko na siya ulit. Kasi ngayon, wala pa talaga akong nakikitang liwanag. Okay, so next naman, ating pag-uusapan, itong ginamit kong Kojic soap ni Miss Anne. Okay, after 2 weeks na aking paggamit, buhay pa rin naman sila. Ayan. Okay, actually, ako ang gumagamit nito. Tapos yung anak ko, itong dalawa, ginamit niya. Okay, so nung nalaman ko ginagamit niya, yung itong soap na to, sabi ko, baka mag, ano sa kanya, yung irritate yung skin niya. Kasi baby face pa siya, di ba? Pero sabi niya, hindi naman daw niya binababad. Okay, by the way, yung anak ko, 10 years old na. Tapos may period na siya. Okay, so naglalagay daw siya dito lang, tsaka dito, dito. Kasi nakikita daw niya sa akin. Okay, so far, wala naman ako nakitang irritation na naganap sa kanya. Wala naman ako nakitang ganun sa kanya. At hindi naman daw mahabdi. Ayan, so thank God. Okay, pero hindi ko sinasuggest na paggamit din niyo sa anak ninyo yan. Baka nagkataon lang na okay sa kanya. Okay, so hindi ko nire-recommend din sa kanya na gamitin niya ng 3 times a day. Kasi ako, 3 times a day ako maghilamos. So, paghising ko sa umaga, sa tanghal, tsaka sa paggabi na. O yan. Napansin ko, maganda yung effect niya sa aking skin. Kasi mayroong, yun, may glass peel effect, kanya. Tapos, kinokontrol niya agad yung mga pimple na tumutubo sa akin. Lalo na kapag magkakaroon ako. Katulad ngayon, ayan. O, yaka yung dito ko. So, kinabukasan, natatanggal din naman siya. Okay. And, meron din ako ginagamit yung kay Dr. Sensitive na erase pimple. Ayun, sobrang laking tulong din nun kapag meron akong pimple na malaki. Yan, yung pagkatubo niya. Nilalagyan ko lang yung kinabukasan. Dry na siya. Ayan. Tapos plus itong Kojic soap na ito. Napansin ko yun. Meron pa pala, nagtatanong itong gamit kong Kimuse. Okay, nawala na yung takip. Kung anong shade, okay. Ang shade nito, guys, 01. Sobrang ganda talaga nito, guys, sa skin. Ewan ko, para sa akin, ha, nagagandaan talaga ako. Compared sa mga nasubukan kong hindi siya oily, hindi malagkit sa skin, tapos, na tatakpan niya yung mga pores ko. So, ayan, meron ako dito, guys. Ayan. Ayan, matatakpan niya. Tsaka ito, matatakpan niya. Sample. Kamay na lang natin, guys, at manis tong kamay, okay? Kalat na natin siya kasi sayang, paraming lagay ko. O, diba, guys, nawala, natakpan niya. Hindi nawala ni mga namumula sa gilid-gilid. Tapos, ito, hindi na ganun ka-visible. Next naman, ito guys, nakikita nyo ito. Okay, lalagyan natin yung part na yan. Ganito siya guys. Tapos, hintayin lang ninyo mag-set itong foundation na ito sa inyong skin. Huwag muna kayo maglagay ng loose powder. Hayaan nyo muna siya mag-set. Or, kung gusto niya pa maglagay ng isang layer, hayaan nyo muna siya mag-set sa inyong skin. Lagay tayo ulit. Okay.
mas gusto ko talaga ginagamit yung pag gumagamit ako ng sponge, after ninyo asahanin yung nakikita ninyo na ginagamit ko pa rin yung kamay ko pang blend kasi iba pa rin talaga kapag yung kamay kong ginagamit ko. Okay, so yun na guys, hindi na siya ganoon ka visible yung mga pores ko. Pare ba? Ang ganda niya. Maganda talaga tong product na to, guys. Hindi ako nagsisisi, okay? 149 pesos lang to, guys, ha. Or 129 pesos. Hindi siya abot ng 200. Sobrang ganda nito, guys. Sulit na sulit yung binayad niyo dito. Mura na. Diba, ganda ba? Sangka pa? So hindi nila to sponsored, guys, ha. Hindi nila ako binayaran dito, hindi. Wala lang. Sinasabi ko lang talaga sa inyo na maganda talaga siya. Kasi talagang maganda siya, guys. Okay. Ayan. So, sana nakikita ninyo yung nakikita ko na changes ng paglagay ko nung wala pa ako nilalagay na foundation. Ayan. Guys, dun pala sa longevity nitong Kimuse na foundation na gamit ko, sobrang okay siya, guys. As in, pang matagalan din tong foundation na to, guys. Palaban din siya. At kung magta-transfer ba dito siya sa mask, eto guys. Transfer ba siya sa aking face? Yung foundation na ginamit ko na Kimuse, ayan. Okay, so, yan guys. Oh, wala namang pagta-transfer. So, pinagpawisan ako. Kita nyo ba? Kasi lumabas nga ako. Nasa laundry area ako. At, ayan, pinagpawisan ako. Ayan, ito, totoo lang naman tayo. Magsasabi tayo ng katotohanan. So, gamit tayo ng blotting paper. Okay, yung gamit kong, gagamitin kong blotting paper, ito yung green tea ni Miss Anne Cools. Ayan. So, ang tindi ng pawis ko, guys. Kasi, galing ako doon sa laundry area. Tapos, pumunta ako dito. Ayan. Tapos, naka-off pa yung electric fan ko kasi maingay. So, magdagdag ingay pa to dahil nagpupukpuk na yung aming kapitbahay. Alam mo, maganda dito sa Kimuse. Kahit pinagpawisan ka na, hindi pa rin natatanggal yung foundation na nasa face mo. Ayan, ayan. Tindi ng pawis ka, guys. Okay, nakamask ka ba naman? Tapos magsasampay ka, Diyos ko po. Ewan ko na lang din, di ba? Pero at least nakita ninyo kahit na eto, pawisan na. Nandyan pa rin yung foundation na nilagay ko. Okay, mag-blot ka lang dyan, guys. Pwede ka na ulit mag-retouch kung magre-retouch ka. Okay, so, tapos, hindi rin kasi ako gumamit ng, tawag dito, setting spray. Okay, as in foundation lang yung nakalagay sa aking face. Hindi ako naglagay ng loose powder. Ayan. Yan! So, back to ano na ulit. Mukhang fresh na ulit yung aking face. Hindi na siya oily. Hindi na ako pawisan. Pawis na yun, guys. Hindi lang yun oily. Na yung tipong, ano, ayan. So, hindi siya natanggal yung aking foundation sa mukha ko. So, yun lamang, guys. Magpapaalam na ako kasi ito na ulit. Umaariba na ulit yung kapitbahay namin. Kung naririnig lang ninyo, di ba? So, yun. Paalam, guys!